the legendary Manny. Yo, kumusta mga idol bossing? Ito nga ang bagong banta sa welterweight division na si Jeron Ennis. Hinahamon na ang mga top boxer sa welterweight. Takot daw sa kanya ang mga kampiyon sa division dahil hanggang sa ngayon wala pa rin silang tugon sa mga hamon ito. At sa kabilang banda naman mga idol, nagpahayag sa social media ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao na nasa mood na daw siya para lumaban. Sinyalis na kaya ito na malapit na si Pacman tumungtong ulit sa boxing ring. Maliban sa mga kilala natin ng mga mabagsik na boxer sa welterweight, ang sariling division mismo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Patuloy din pala ang paggawa ng pangalan ng batang knockout artist sa welterweight na si Jeron Ennis, na binansagan naman nila na makabagong Roy Jones Jr. sa boxing sports. May nakakabilib at malinis na kartada ito sa bakbakan dahil sa 26 na laban ito, dalawa lang ang mapalad na hindi niya na knockout sa laban. Ibig sabihin meron itong 24 na knockout at may edad pa lang ito na 23 years old. 5'10 ang tangkad, malayo sa typical na taas para sa mga halimaw na boxer sa welterweight division. Ayon sa mga pahayag ni Jeron Ennis, matagal niya na hinahamon sina Errol Spence Jr., Terence Crawford, Danny Garcia, pero wala pa rin itong tugon. Halatang halata daw na iniiwasan siya ng mga ito dahil nakapirma din siya na isa sa mga fighter ng Premier Boxing Champion o PBC. At mas lalong umingay ang mga paghahamon ni Jeron Ennis sa mga welterweight top boxers matapos manalo sa laban niya via TKO kontra kay Juan Carlos nitong karaang buwan lang. Matindi ang paniniwala nito na isa siyang malaking tinik at sagabal sa mga kampiyon sa welterweight division. Kaya ganun na lang ang takot ni Spence at Crawford sa kanya. At kung sakaling hindi talaga ito makukuha ang laban sa kanila, si Sean Porter at Yordinis Ugas lang daw muna ang papalaga nito. At dagdag pa ni Jeron Ennis, mahirap daw makakuha ng laban sa mga kampiyon sa welterweight division dahil halos lahat sa kanila namimili ng makakalaban. At sa kabilang banda naman mga idol, ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao nagpost na sa social media na nasa mood na daw siya lumaban. Isang senyales na ba to na malapit na ang pagbabalik nito sa bakbakan sa boxing? Sino kaya ang makakalaban ng 8th Division World Champion? Sa ngayon malabo makaharap nito ang legend ng UFC na si Conor McGregor dahil kasado na ang laban nito sa isa din UFC superstar. Kahit pag ginulat ni Pacman kamakailan lang ang lahat na pumirma ito sa parehong management na humawak kay Conor McGregor. Pero marami naman pagpipilian ang ating pambansang kamao na laban. Pwede naman ito kalabanin at dipinsan ang WBA na titulo kontra kay Sean Porter na hinamon din siya sa bakbakan o ang may hawak sa regular WBA belt na si Yordinis Ugas. At mas maganda kung lalabanan nito ang mananalo kay Errol Spence Jr. kontra kay Danny Garcia o kaya itong nag-aamok sa bakbakan na si Jeron Ennis. At baka magkatotoo nga ang mga sinabi ni Mikey Garcia na 100% siyang kakalabanin ni Manny Pacquiao. Madami nga options si Manny Pacquiao sa laban dahil magkapareho lang naman sila na promotional company na PBC at walang duda in demand pa rin ang 8th Division World Champion dahil sa pagiging legend nito. Ayun nga mga idol bossing, makakakuha kaya ng kalaban ng makabagong Roy Jones Jr. na si Jeron Ennis sa malalaking pangalan sa welterweight division o patuloy pa rin siyang iiwasan dahil sa matinding galawan nito sa lona? At sino ba sa tingin nyo mga idol ang pipiliin ng ating pambansang kamao na kakalabanin? Comment down your opinion na lang.